Nice Lods, next time baka pwede makapag-request ng content mo para sa aming mga bagong magiging trainee. Paano mag-budget sa isang buwan ng pagkain kung saan at paano kami makakatipid ng padala at gastusin? Domo arigato gozaimasu. Shout out kay Sir Jason Vidal. Pag-usapan naman natin yung cost of living. Cost of living, gusto kong pag-usapan. Guys, nandito kami sa McDo. So, ano, magkano yung budget mo for food? Tatlong lapad. Hindi lang food. Sa lahat na. Kasi ang gastos ko lang dito, sa isang buwan, pagkain, tubig, saka, hindi, pagkain, gas, kuryente. At sabi natin yung sa wifi. Kasi merong pocket wifi na akin. Dahil pag gumanabas yun, gas kuryente, isang lapad. Pagkain, dalawang lapad. Yung gano'n, ano? Ako naman, ano, parang yung weekly ko na budget for food, nasa 3 to 4,000. Tapos, kasama na rin yung mga grocery, like, yung daily needs, mga basic needs na yung mga sabon, yun. Mahal ang cost of living sa Japan. Mahal talaga. Lalo na pag kinonvert mo sa Pilipinas. Pero, kahit sino pwede maka-afford. Can afford lahat. Yun, sinabi, inulit mo lang sinabi. Dinagatan yung diin. Kwanting diin. Hindi, talaga mahal ang, ano, mahal ang bilhin, di ba? Pero can afford lahat. Di ba? Yung mga ibang kababayan natin dito, di ba? Nakakabili ng bumibili ang kotse. Kahit saan nila yun, sa kahit mas tourist nila yun, mas convenient. Kumpara natin yung bigas. Di ba yung 5 kilo, pinakamura yata na sa yen, 1,500 yen. So yung 1,500 yen na yung pag kinonvert mo sa Philippine peso, nasa 750 pesos. 2 hours na pagkatrabaho mo dito sa Japan, makaka-afford ka ng makabili ng 5 kilo of rice. Di ba? So yun yung sinasabi natin na mahal pero pwede ma-afford. Oo. Pagdating naman din sa phone, sa wifi, yung phone ko kasi naka-dive, kasi naka-family plan dun sa tita ko. So, pag ang binabayaran ko dun, kasama yung iPad na naka-line din, unlimited. So, nasa 13,000 yen. Wala akong cash out dun. Tapos yung iPhone pa is yung mataas na klase ng iPhone. Sa peso yun, kasama ni iPad, Peso. 6,000. Yes. 5,000 pesos. So, binabayaran ko yung for 2 years. Unlimited yung ano yung data. Plus yung gadget na high-end na iPhone 12, then yung iPad. Ano yun? Kumbaga, nakamura ka din, eh. Dahil sobra. Kung bibili mo yung gadget alone, di ba? Walang cash out doon. So, ganun yung mga na parang advantage. Parang hindi nang nagtatanong. Kaya ito, ginawa natin itong video na ito dahil yung mga nag-request eh. Totoo. Kaya kababayan natin. No, may nagsabi na cost of living, yung gas, paano makakatipid. Yung paano makakatipid, depende talaga yun. No? Meron pa dito sa Japan na pag sinabi mong sale talaga. Diba? So, dun pa lang, kung wais ka, magagawa mo yung pag-save na yun. Yung parang yung budget mo, na na-budget pa. So, sobrang laking savings hanggang doon. Usapang pagpapadala. Sabihin natin, ang isang ano dito, yung mga training, depende yung mga naman. Skill job, so, mas pwede ng mga, kaya sa labad. Kasi yung isang labad kasi is 10,000 yen. Sabi natin, yung kasi yung normal na sweldo, no? 13 lapad, isang buwan, mga 3 lapad. Sabi natin, hindi yung matipid, hindi yung magasto, sakto lang. No? So, magkano ang tira? 10 lapad. Malaka, diba? Around to, 45,000 pesos. Pero diba, ay yung pagpapadala na yan, ang hindi natin sa Japan. Yung malaki yung pwede mong maipadala sa Pilipinas. Kasi nga, kung marunong mag-budget. Kung sa ganun yung gastos mo, 45,000 pesos, padala mo yung 20,000 pesos doon. Di ba? O di meron kang nasa-save ng 25,000 every month. Totoo. Di ba? So, kung sa tatlong... Pesos yun? Pesos na. Malaki na. Kung sa tatlong taon, diba? Pero kung sobrang tipid mo pa, mga siguro 40,000 pesos matitipid mo yung nasa-save mo yun. Pwede. Ako, ngayon lang kakilala dito, sa dalawang taon, nakaipon siya 1 million pesos. Totoo. Malaki, di ba? Tingin ko kakilala mo din yun eh. Depende sa lifestyle. Pero seryoso yun, seryoso. Dalawang taon, 1 million yung nilipon. 4 na taon, 2 million. Yung nga lang medyo na, ano yun, nag-goyo. Nag-goyo yung makilala natin. Yung gabi yung nag-goyo. No, sila ulo. Okay lang. Pero seryoso yun. Kaya makaipon. Dalawang taon.
isang million. Oh, laging depende sa lifestyle. Laging yun ang sinasabi ko. Ah, mabalik tayo dun sa sinasabi natin na mahal ang cost of living pero afford. Diba, ngayon nandito kami sa McDo. So, yung Big Mac set. Oh. 1,000 pesos. So, nasa 450 pesos. Set na yon. Mahal siya, pero yun yung isang, yung pagpalagay na natin, yun yung 1 hour na sweldo mo ulit. Napapansin ko lang na mahal dito, transportation. Transportation mahal yun. Sobra, no? Pero, convenient lang. Number one sa pagiging convenient lang man. Always on time. Oh, always on time. Yeah. Tapos ano pa ba? But pagka na late. Mabilis. Parang pagka na late, diba? Na sobrang bihira nangyayari. Meron, ano eh, meron silang pinapabinibigay, no? May kakilala ako. Masinsyos. Nadali yung Shinkansen dahil dun sa flood. Sa landslide. Landslide, oh. Oo, diba? Sobrang nag-antay, sobrang nag-ganyan-ganyan. Pero na-refund yung ano, yung sweld. Ah, oo. Alam ko nga yun, yung pinakwento na yan. So, yung natulog pa siya dun sa ano? Sa station. Pero kinabukasan, nakuha niya kagad, na-refund ka agad. Without asking questions. Galing, so, pag sinabing refund, wala nang talaga ka naaantayin. Wala ka nang aantayin. Full amount talaga, refund talaga. Kung magbabayad ka ng 10,000 yen, may ganun eh, 10,000 yen, 4,500. Medyo mahal nga talaga yung transportation. Pero yung sobrang layo ng from end to end naman nun, sobrang layo. Para kang umuwi ng probinsya. 5 hours kung by bus siya. Pero kung car. Bullet train, magiging 2 hours siya. Ganun siya ka-convenient. Medyo mahal na. Medyo mahal. Pero ngayon, kung kailangan talaga ng oras, no? Kung mas importante sa iyong oras, yun, mas pibili mo yung bayad ng mahal. Correct. Parang bumiyahe ka lang din. Ano bagay yung post-serious? Diba, parang hindi mo parang bumiyahe ka lang din ng ano, ng Mindanao. Oo. Parang nag-aeroplano ka at nag-aeroplano ka niya. Parang po. Baguio. Diba? May ano ba yun? Aeroplano ba yun? Saan ba? Sa Baguio? Wala naman dami. Wala naman dami. Oo nga. Yung bird dito, kung nabibili kang 45 pesos isang pan, mura. Ano nga yun? Hindi, dahil ko sa fleeting, di ba? Yung mga pang araw-araw na kailangan, yung mga gamit, di ba yung nakikita ko isa sa mga mura? Yung ano, yung Daiso, yung 100 yen shop, di ba? Karamihan dun, puro 100 yen. Kung ikukumpara mo sa pera natin, kailangan 40 pesos, 45, di ba? Mura yun. Ang daming talagang everyday needs, no? Mga gamit. Spell mo muna yung everyday. Pwedeng araw-araw nalang. Kasi dito, kailangan mo talaga magbayad ng gas. No. Kasi yung gas, dahil nga may winter na season dito, so kailangan mo ng warm water. Warm water? Warm water? Aba, ayoko mo. Kasi manginig ka sa lahat pag wala kang ganun. Pag wala kang yun yung ginagamit sa ano eh? Oo. Sa lahat. Yun lang, no? Yun lang. Ngayon kung may mga, ano pa kayo, tanong na gustong malaman, comment nyo lang. Sagutin natin lahat yan. Kung ano pang gusto nyo mapanood na share na lang din malaman na bagay tungkol dito sa Japan. Meron silang Oreo. Oreo cake. Mga paparating ng mga trainees, diba? So, pag sinabi kasi yung Japan, parang pasyal, lapad, cool. Expect nyo rin na kapag nagtatrabaho ka dito, syempre mataas ang bayad. Expect mo rin na yung hirap. Diba? I mean, hindi rin ganun. Wala namang madaling trabaho. Wala. Lalo na sa simula. So, kailangan kapag pagkakaka dito, i-ready mo na yung sarili mo sa kung pwedeng mong harapin na hirap. Okay. Number one yun yung preparation na kailangan. Ayaw homesick talaga. Para sa pamilya. Lalo na kung may anak ka sa Pinas. Na may iiwan. Pero yun lang. Pero dati yung worth it talaga. Para sa'yo. Talagang
yung buhay mo talaga magbago. At saka yung lifestyle mo. Yung attitude mo na meron ka. Minsan mag-Japanese ka na rin. Pagdating sa time. Ako nararamdaman ko. Pagdating sa time, sa save ng money. Tapos parang mag-gastos ka ng money mo wisely. Alam mo yun, yung pag-iisipan mo na. Kasi pinag-urapan mo talaga yung pera mo. Ikaw ba, ganun ka? Ganun din ako. Eh, alam mo naman ako. Ikaw ganun ka talaga. Oo, ganito ako. Lahat yan, nasa ating mga palad. Kung paano natin paiikutin, kung paano natin hakawakan, at kung paano natin gagastos. Siguro, kahit paano may tama ka doon, may tama ka na sa kamila. Ayoko na, niloloko na ako. Gusto niyo makita yung ano? Pagkita natin. Basta umaura ka lang dyan.